isang sign na kailangan mo na ng side hustle, yung tipong matagal ka na sa trabaho mo tapos gusto mo nang umasenso. Siyempre sa trabaho mo binuhay ka, ba sapat naman ang kita mo, pero bigla mo lang naramdaman na parang ganun pa rin, ayoko na nang hanggang ganito lang lagi, di ba? So isang sign yan, di ka papagod ah, di ka pagod sa trabaho mo, ganda nga eh, sahod ka, di ka ba pagod, pero parang gusto mong additional pa. Isip mo yan, naramdaman mo yan, kailan mo na side hustle, another source of income. Hindi po solusyon na lumipat po kayo ng employer. Bakit? Employment kasi, pag lumaki yung sahod mo, lalaki yung responsibility mo para sahuran ka ng ganun. Diba? Saturday! Kaya hindi po yan solusyon na lilipat ka. Kung saan ka, komportable ka na, maganda naman sahod mo. But you want more, parang gusto mo umasenso. Hindi po doon sa nilipat ka ng employer. Side hustle talaga yung kailangan dyan. Yung tipong sa konting oras mo, kumikita ka ng additional. Hindi man, malayo naman sa ano mo, malayo naman sa sahod mo. Ba, malaki sahod mo eh. Pero kumikita ka additional. O kaya mayroon magkaroon ka ng ano, leverage. Baga yung nagtatrabaho ka, pero may taong involved na tauhan mo, may transaction, may binibenta, may porsyento ka doon, pwede yon. Yun yung sign, side hustle talaga ang ano doon, hindi talaga yung lipat ako ng ibang ano kasi malaki offer doon, ganyan kasi malaki ang offer, malaki din responsibility niyan, so tatanda ka lang ng mabilis. Kasi pag malaki yung responsibilidad, lalo na sa employment, nako stress yan. Diba? Side hustle kasi, parang additional lang ng basket, additional lang ng source of income. Diba? Huwag ka naman pumasok doon sa side hustle na buong ipon mo, isusugal mo. Diba? Hindi din. You're taking too much risk. Tapos hindi ka pa naman nag full time. Halimbawa, negosyo yan, di ba? Huwag namang mag-take masyado ng too much risk. Buong ipon mo, kukunti na nga lang na ipon, binuhos mo pa lahat. Ito ang worst. Doon pa talaga sa wala kang gagawin, naniwala ka naman sa mga taong wala kang gagawin, kikita ka, na-scam ka tuloy. Marami yan, mga ganyan. Yung pinagkatiwala sa isang tao, lahat-lahat, tapos siya, di wala. Naimod, rabodog sa Bisaya pa, di ba? Starting doing things, you do buy and sell, you do being a middleman sa mga transaction. Basta, labas ng present na nagbigay sa'yo ng income. Bawa, empleyado ka sa gobyerno, empleyado ka sa isang na malaking kumpanya, empleyado ka sa maliit na establishment, labas niyan. Bawa ngayon, dati wala ka pakialam, mabenta lupa niya, malakas ngayon ang real estate, so i-refer mo sa somebody kahit hindi ka authorized noon, pero yung taong authorized doon, nakakuha siya ng impormasyon sa'yo. Imposible naman, ang kapal naman ng mukha niya pag hindi ka bibigyan ng kahit mga katiting na porsyento pag mabenta niya yon o sa may-ari, mabenta sa kliyente mo o kaya yung ahente mo, nakakilala mo, na nireferan mo, yun yung nakabenta. So, dalawang parte pwedeng magbigay sa'yo. Wala namang standard kasi hindi ka naman authorized sa government to sell real estate property. Pero yung ano ba naman yung bibigyan ka ng finder's fee, di ba? Yung gratitude kumbaga, nakabenta ako or nagkaroon ako ng nabenta ko kasi ako may-ari o kaya nagkaroon ako ng client na ibenta ko, yung bigyan talaga kita. Hindi naman masyadong makapal mukha natin na wala tayong gratitude. Additional income mo yun. Dati, kung hindi mo mini-welcome ng mga gano'n, na wala ka pake, binibenta na yan, hindi, focus ako sa trabaho, ganyan. Kasi hindi mo maramdaman na gusto mong umasenso, gusto mong karagdagan, di ba? Siguro, yabang mo pa noon, di ba? Na-realize mo na,
paulit-ulit na lang, ganito na lang. Kahit malaki pa yan, sinasahod mo, pag paulit-ulit na lang na walang pagangat. So, i-welcome mo na yung mga opportunity ngayon na ganun. Kaya kailangan yun. Ano pa ba mga side hustle? Depende na sa yun. Basta i-open mo yung sistema mo, i-open mo yung mundo mo sa mga side hustle dyan. Huwag kang mamili, basta kumita, hindi kailangan ng malaki. Bakit? Pag magsimula ka pa lang sa isang side hustle, ba? Alam mo kung anong pinaka-importante doon? Yung ma-develop sa'yo yung habit of being an, sideliner. A habit of, kung negosyo ma yan, being a negosyante. Walang problema yan, maliit yan o malaki. Bakit? Sigurado ako, ang malalaki nagsisimula sa maliit. Pag hindi ka kasi ma-develop sa mga bagay-bagay na dapat na lumaki, hindi ka ma-develop dyan. Yung mga malalaki, kalimutan mo. Wala pong diretso sa taas. Wala pong na-diretso na master. Wala pong reward na binibigay. Tapos wala ka namang tinatrabaho. Diba? Hindi ka naman expert. Tulad namin, ba? Ginagawa namin, no? Expert na kami dito. Eh, nung nagsimula, pareho din yun. Eh, ikaw, focus ka sa trabaho mo. Kailangan mayroong ma-develop sa'yo. Ba, time management, di ba? Halimbawa, ito yung hinalimbawa ko kanina. Ano bang hinalimbawa ko? Yung mayroong maibenta. O, eh, what if makipag-meeting yun? Kasama ka. O, kung hindi ka marunong mag-time management dyan, di wala, wala mangyayari. Nung una, nung hindi mo pa naramdaman na gusto mo nang umasenso, gusto mong karagdagan, eh ganun yung treatment mo sa mga sitwasyon. You need side hustle pag ganun na. Okay? Kailangan na meron kang ma-develop, di ba? Kalawang sign, yung tipong nagre-react ka, umaaray ka sa mga pangyayari o sa inflation. Ano bang epekto ng inflation? Yung nagtaas ang pamasahe, nagtaas ang bilihin, nagre-react ka, yung may reaction ka na apektado ka, kasi may mga taong walang pakialam dyan eh. Ha? Kahit eh, tulad ng motivational rise ni Rendon Labrador. Actually, hindi yun simpleng literal na. Although, may literal na rise, pero yung statement niya, para sa mga followers niya, eh, doon mo makukuha yun eh. Na may mga tao na nagre-react talaga, may mga tao na hindi apektado kahit ano pang pangyayari diyan, kaano pa kamahal 'yan, ba hindi sila nagre-react. Pag ganon, increase ng yung fuel increase. Syempre, apektado lahat, pamasahe, bilihin, lahat. Pag nagre-react ka niyan, ba? You need side hustle. Bakit? Ha? Bakit? Nagre-react ka, it's because you know that the buying capacity of your money you earned is bababa na. Diba? Yung makabili ka ng sardinas dati, dalawa, ngayon, isa na lang. Ha? Yung pambili mo ng isang sardinas dati, ngayon, hindi na pwede. Yung pambili mo ng candy dati na piso, ngayon, hindi ka nabibentahan. Ha? Ang piso mo, dapat 5 na. Piso na ang minimum. So, bababa doon, nagre-react ka ng ganun. Kailangan mo side hustle. Bakit? Punta tayo sa mga taong hindi nagre-react niyan. Sino-sino sila? Mayabang ba sila? Nagunwari ba sila? Hindi. Yung totoo talagang hindi nagre-react, yung may sapat pa ang pera nila. Oh, yung mga sapat pa ang pera nila. O kaya, sila yung nakinabang sa increase na yan. Pangalawa, yung pag-increase ng dollar, ha? Dollar between peso and dollar. Kung masyado kang nagre-react dyan, although kailangan naman talaga mag-react eh, pero di naman tayo ang ekonomista eh, para sa ating bansa eh. Eh, bakit masyado kang nagluluksa? Ba't masyado kang parang aktivista ka na? Kulang na lang sa'yo. Kasasama ka sa welga doon sa Mindola, sa kung saan man yan na mag-held ng welga. Apektado ka. Ito, like tayo sa sinabi ko kanina, pag ikaw yung nakinabang, tulad ng mga OFW. Ang OFW, yung dollar earner, yan. Diba? Eh, tuwang-tuwa yan sila pag mababa ang
ang peso compared to dollar, 'di ba? Yung mga taga call center, 'yan. Tuwang-tuwa yan sila pag mababa ang peso kumpara sa dollar. Bakit? Eh, dollar earner sila eh. So, hindi sila apektado. Although, apektado naman talaga sila in reality. Kasi pag mababa ang Philippine peso, eh, lahat yan apektado. Pero sila kasi, parang exceptional sila sa feeling nila eh. Bakit? Eh, tumaas yung sahod nila eh. Tumaas yung ikita nila eh. Mas malaki eh. Maghihirap yung karamihan kasi mahal eh sa kanila. Eh, kahit mahal yan. Bakit? Dollar earner ako ngayon, mas malaki sa akin. Ah, di ba? Yun yung point ko. Gusto mong hindi ka magre-react yan, ba? Dapat makinabang ka. O kaya, sapat talaga pera mo. Pag hindi ikaw ang nakinabang, nagre-react ka talaga. O, if you have that moment na nagre-react ka, you need side hustle. Bakit? Para hindi ka mag-react, dapat sapat pera mo. O kaya dapat ikaw makinabang. O, di ba? Tumaas yung dollar. Eh, nagkataon, mayroon kang side hustle na dollar din ang bayad. Ha? Di natin alam, di ba? Pwede naman eh, dami naman mga lahat ng profession, mayroon naman yung mga nag-side hustle sila eh. Work from home sila eh, after work nila, mayroon silang mga pa dyan. Dami sa internet, pwede kang kumita, di ba? Depende kung anong skills mo, kung anong specialty mo, di ba? Ginagamit mo yan, side hustle. Pangatlong sign, good ka na. Pagod ka na sa trabaho mo, tiniis mo na lang kahit dahil wala ka choice, wala ka nakita na magbibigay sa'yo ng malaking pera na bubuhay sa sarili mo o sa pamilya mo. Yung pagod ka na, di ba? As in, pagod ka na. Hindi ka naman pagod na gamitin yung kaalaman mo, yung skills mo, hindi naman. Sa environment, baka nag-anuhan kayo, nagkasakitan kayo ng boss mo, kasi yung boss mo dati kayo, pero ngayon ex mo na, 'di ba? Parang ganon, 'di ba? Oh, so kailangan mo side hustle. Bakit? Hindi mo pwedeng iwanan yang kahit bad trip ka na diyan, hindi mo pwedeng iwanan diyan kasi yan yung bumuhay sa iyo. So side hustle ka muna bago sa iba. Kung hindi na talaga kaya, change mo na employer. Diba? Change mo na trabaho. Tapos side hustle na. Bakit? Kahit mag-change ka ng employer, mapapagod ka din dyan. Kasi paulit-ulit lang yan pag magsimula ka. Dapat meron ka idadagdag. Hindi pwedeng yung side hustle gawin mong main source of income. Hindi po. Dapat paunti-unti. O buy and sell, diba? Huwag naman yung sarili mo, ibenta mo. Hindi. Gawin kong apat na sign. Yung gusto mo na, yung wants, not the needs. Di ba? Pagod ka na. Iba yon. Ngayon, hindi ka pagod. Excited ka nga eh. Di ba? Excited ka nga. Malaki sound mo. Ganyan-ganyan. Pero, ayaw mo na sa needs. Yung sa wants na. Ano ba yung needs? Tulad ng may need tayo na sapatos. Kasi tapasok tayo sa trabaho. Kailangan natin. Nalagaan paan natin. Any brand will do. Pag wants na, ay, bubili ka na ng Nike. Oh, may kategory pa sa Nike. May ordinaryo na Nike. Mayroon pang signature shoes sa Nike tulad ng Air Jordan, tulad ng kay LeBron, tulad ng kang Kanye West sa Adidas. Diba? Tama? Gusto mo ng luxury brand, LV, Gucci, Chanel, mayroon pang luxury brand na hindi common, hindi mo talaga maririnig doon lang sa mga mayayaman. You know, yun yung ibig ko sabihin, wala ka pakialam. Bakit? Eh, wala ka din pambili pang makialam ka, diba? Nag-taxi ka dati, jeep ka dati, nag-bus ka, ngayon gusto mo nang may kotse, nag-kotse na. Malaki gastos nun. Once na yun. Ibang kotse o kotse, pero hindi, ayaw mo na sa ordinaryo din na kotse, gusto mo na sa branded kotse ka na ngayon. Eh, kasi need na ngayon ng kotse sa mga sa trabaho, transportation. Pero ayaw mo na. Doon ka na sa luxury. Ayaw mo na sa Toyota. Ano ba luxury ng Toyota? Lexus. Ayaw mo na sa Hyundai. Ano ba luxury ng Hyundai? Genesis. Gusto mo BMW na. Watch na yun. Paramdaman mo ng ganyan. Kailangan mo side hustle. Bakit? You need extra money to support what you want. Apat na sign na yan. Ay, sapat na yan para mag-side hustle ka. Ha? Bukas, mayroon akong i-recommend sa inyo na side hustle. Marami yan. Marami akong i-recommend sa inyo. Kayo na bahala dyan. Ha?
Basta importante ma-develop yung ano, yung habit of being ano, being a sideliner. Una kasi develop being a habit of being sideliner kasi yung iba tutok lang eh. Trabaho, uwi bahay, tapos with their family members, loved ones, tapos pahinga, tapos trabaho naman, ganun lang. Boring ang buhay na yan. Pag ilang taon mo na ginagawa, dapat meron kang mga ibang bagay na ginagawa. Hindi naman yung ano ah, nangangabit ka, hindi, ikaw gumagastos dun, hindi pwede yun, ba magastos yun. Yung gumagawa ka pera, ganun. Para mabakasyon mo naman yung mga mahal mo sa buhay na hindi ka mangungutang. Panglima na sign guys na kailangan mo side hustle. Ito panglima, last na to, hindi ko na kayo dadagdagan. Yung wala ka ng time recreation na mahal mo sa buhay. Hindi yung Sunday ha, hindi yung family day lang na Sunday. Hindi, recreation yung magbakasyon kayo. Wala kang time na ganon. Kahit may pera ka, pero walang time makasama sila sa ganun. Ang bakasyon kasi nasa ano yan eh, 2 to 3 days, 4 days, 1 week, 7 days, di ba? Kasi nakatali ka sa trabaho mo kahit malaki pa sahod mo. Ha? Pag ganyan yan, kailangan mo side hustle. Bakit? Wala ba trabaho? Eh, syempre, pag lumaki na ang ipon mo sa side hustle mo, ba? Posible yung lalaki pa yan sa present na kinikita mo ngayon, di bitawan mo trabaho mo, ganun lang. Mag-iba ka ng ano, course sa buhay mo, ha? O, yan lang muna for today. Power!